ang balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, matapos nga po sinabi ng ating Filipino Flash nung Nito Donaire Jr. pagkatapos ng laban ni General Casimero kalaban si Filipos Ngitomba, na malaki daw ang tsansa ni Cuadro Alas na manalo sa laban kontra sa Japanese monster na Uye Inoue dahil sa lakas na taglay nito sa kanyang kamao na posibleng sumilat kay Inoue sa bakbakan. Hindi masabi ni Flash mga idol kung ano ang mangyayari once na tumama ang kamao ni Casimero sa mukha ni Inoue. Dahil maski si Flash mga idol, nararamdaman niya ang lakas ni Cuadro Alas kapag nakakatama sa kalaban. Well, hindi na nga po mga idol, iba sa atin ang senaryo na tanging si Cuadro Alas lamang ang posibleng makatalo kay Inoue sa bakbakan. Kung saan parang ganito nga rin mga idol ang gustong sabihin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan natanong siya dati ng fighthype.com sa press ko nito dati sa laban niya kay Errol Spence Jr. kung alin ba daw ang gusto makita ni Pacman, ang bakbakan ni Donaire versus Inoue o di kaya ang sagupaan ni Casimero kontra kay Inoue. At brutal na sinabi ni Pacman dito mga idol na ang gusto niya makita ay ang bakbakan ni Casimero at Inoue dahil isa daw talaga itong magandang laban. At malamang mga idol, isa sa mga rason kung bakit mas pinili ni Pacman si Cuadro Alas dahil alam rin ito na ang tubong urmok lamang ang makakapantay sa pamalakasan na galawan Inoue at makatalo sa kanya sa bakbakan. Manny, do you want to see Casimero versus Donaire or Casimero versus Inoue? I think Casimero Inoue. Inoue, yeah? Yeah. Nice. Thanks, guys. Good. That's a good one. Yeah, it is a good one. I can promote that. Samantala noong nakaraang linggo lang nga po mga idol, sinabi ng Golden Boy owner na si Oscar De La Hoya, sana daw wag na lang tangkain ni Canelo Alvarez na labanan si Dimitri Bivol sa light heavyweight division dahil baka mas malala pa daw ang bugbog na sasapitin nito kapag nakipag-rematch ito sa fighter na minsan ako mas tigos sa kanya sa bakbakan. Kung saan sa ngayong araw nga po mga idol, may panibagong banta ulit si Golden Boy sa kapwa nito Mexicano. Ano yung mga idol, maski daw sa sariling division ni Canelo, nalalabanan nito si Dimitri Bivol, delikado pa rin siya. Feeling kasi ni De La Hoya mga idol, mas maging magaan daw ang mga paa ng Russo kapag super middleweight ang kanyang timbang. Ibig sabihin nito mga idol, mas lalong bibilis pa daw ang galaw nito. Sa madaling salita mga idol, bugbog pa rin ang abuti ni Canelo kay Dimitri Bivol sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Devin Haney brutal na sinabi ng harap-harapan kay Lomachenko na isa itong dirty fighter sa boxing sports. Hindi talaga mga idol nakapagtimpi si Haney at binantaan kaagad si Loma na wag daw ito maruming maglaro. Tigilan na daw ang pagsuntok nito sa kalaban habang nakabreak. Pwede kaya kiniklaim siya nito. Pero may mga boxing fans mga idol na nagsasabi na takot lang daw si Haney kay Loma na gamitin ang ganitong technique dahil hindi talaga obra ang arsenal nito sa bakbakan ang yumakap sa kalaban. Oh, we know what he wants to do on the inside. He wants to make it a dirty fight, right? Slip the jab. Jordi? How do you slip know? The jab. How do you know? Slip the jab. Where did you see a dirty fight during my career?